Magtanim ka ng kabutihan. Makalipas ang 2 dekada, sa isang birthday party, nakita at kinumusta ni Andrea ang kanyang high school teacher. Masayang nagkwento si Teacher Tess sa kanya. Nagretiro na ako, pero iba talaga kapag tinawag ka ng Panginoon sa pagtuturo. Binigyan niya ako ng bagong gagawin. Natuto pa akong magturo online at may dating estudyanteng nagbigay ng pangkapital para makapagtayo ako ng maliit na negosyo. Wala man akong malaking natanggap na pinansyal na benepisyo, pero napakabuti ng Panginoon sa akin. Naiiyak akong makita na successful na kayong mga estudyante ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na naging parte ako ng buhay niyo. Mababakas ang kagalakan sa kwento ng teacher. Batid ni Andrea ang dedikasyon, pagmamahal at nag-uumapaw na suporta sa mga naging estudyante ng kanyang teacher. Talagang nagtanim ng kabutihan si Teacher Tess sa buhay nila. Kaya hindi nakakapagtaka na pagkatapos niyang magretiro ay umaani rin siya ng kabutihan. Nakaka-inspire ang mga taong laging handang magtanim ng mabuti para sa kapwa. They make the world a better place, di ba? If there is one person who went above and beyond kindness and generosity, it is the Lord Jesus. Hindi niya lang basta itinurong magtanim ng kabutihan para sa iba, ipinamalas niya pa ito sa atin. Bagamat Diyos siya, nagkatawang tao siya. Dinanas ang lahat ng hirap at namatay sa krus ng Kalbaryo para mailigtas tayo sa ating kasalanan. Ganyan ka-generous si Lord sa atin. If we desire a great harvest, then let's plant seeds of goodness like the teacher in our story. Let's start now. Every day naman, generous si Lord sa atin. So, why not try to live a life sowing generosity every day too? Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong kabutihan at nag-uumapaw na pagmamahal. Loobin mong ako'y maging pagpapala sa mga taong nasa paligid ko. Tulungan mo akong magtanim ng kabutihan araw-araw sa pangalan ni Jesus. Amen. Do an act of kindness for people hardly noticed by others, delivery riders, security guards, maintenance staff, etc. Pray for them too. Tandaan niyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. 2 Corinthians 9:6. Ako po, si Eric Totanes. God bless you.